Alam niyo ba na kapag naglilinis ka sa bahay ng employer niyo dito sa Hong Kong ay may marami kayong pamunas na bit-bit at gagamitin katulad nito. Itong purple na to, ginagamit ko to sa salamin sa toilet at saka sa shower. Dito namang green na to, ginagamit ko to sa sink pamunas sa mga cabinets. So ayan, tuyo itong purple ko para after ko punasan lahat-lahat for drying naman. So ito naman, para naman to sa mga cabinets. At ito, itong green na to sa kitchen naman ito. Sa sink din, sa tiles, sa saingan, lahat-lahat na. At ito naman, after na pupunasan ko yung mga cabinets, pampatuyo ito for drying ito, ang purpose nito. Mga appliances na pinunasan ko, ayan, pupunasan ko ng toyong towel para hindi masisira. So ayan, nakakalito no, lalo na kakaumpisa pala natin sa trabaho, baka magkamali tayo. Hindi din tayo pwedeng magkamali sa paggamit. At ito naman sa cleaning materials na to, ito bleach. Hindi pwedeng mawala ito sa paglilinis talaga. Ayan, ginagamit ito sa gilid-gilid ng zinc kasi minsan ito yung nagmumolds. So para maiwasan yung pagmumolds, panginitin sa gilid-gilid dahil sa tubig. So ayan, lagi nating lagyan ng bleach. At ito namang dilaw na to ay para sa mga greasy mga antika. So ito ginagamit ko sa exhaust fan. Sa sainga naman itong green. Pati din sa panghugas ng pinggan sa sponge, magkaiba din. Itong hawak ko ay para to sa pinggan kaya nakasipirit para maiwasan ang pagtalito. Ito naman green, ito yung kinukuskus ko sa sink, itong dalawa na to. At itong dilaw din pala ginagamit to sa pinggan sa pusa kasi may pusa sila. So ayan.